correct me if I'm wrong, guys. Kasi, alam nyo yung balita nung nakaraang mga araw about doon sa lalaking namaril, doon sa Taguig, kung sino-sino man ang nakakita or nakapanood ng video na yon. Hindi ko pwede i-post dito sa channel ko kasi baka, alam nyo naman si Lolo, super ka, babantayan yung mga channel natin, baka may magawa akong hindi maganda, hindi kaya-aya, at alam mo na, i-football yung channel ko. So, yun, kung sino may yung mga nakanood no, na napanood yung mga pangyayaring yon, nag-viral yun siya sa TikTok, sa Facebook, binaril niya yung ex niya, at sumuko na yung lalaking namaril doon. Which is, ang babaril na naman talaga niya dapat dun is yung ex niya talaga. Dahil masama talaga ang loob niya dun sa ex niya. Sumuko siya kanina sa Rafi Tolpo in action. At sinabi niya lahat ng pakay niya or purpose niya or dahilan niya kung bakit niya nagawang barilin yung babae. Ang dami-dami kasi akong nabasa na mga comment na masama na dapat talaga bitayin na or dapat talaga ibalik na yung mga death penalty, mga kung ano-ano dyan, na patayin na raw yung mga kriminal kasi total kriminal naman sila, sa kaysa naman daw pakainin lang ng gobyerno, ganon. So, puro kriminal lang talaga ang mga nangyayari, no, sa mga mapapanood mo, sa mga social media ngayon. So, yun. Parang, sa napanood ko, doon sa mga confession niya, parang sinabi niya na kaya niya nagawa yon dahil sobrang sama na talaga ang loob niya doon sa girl. Kasi nga, lagi itong nagbo-boyfriend ng ibang lalaki. Bukod sa kanya, nag-boyfriend ng iba. Tapos, kahit ex na sila ngayon, may boyfriend daw kasi ito sa Mindoro. Tapos, habang may boyfriend daw ito sa Mindoro, meron na naman daw boyfriend sa Taguig. Kaya sobrang nanggigigil na siguro si lalaki. Kaya niya yun, alam mo yung bumalik daw lahat ng sama ng loob niya kasi nagawa niya mga arnap ng sasakyan at inaamin niya yon. Lahat ng ginawa niya, inaamin niya na hindi niya daw pinagsisihan kung bakit niya ginawa. Tapos yung parang alam mo yung dahil sa sobrang pagmamahal, ang dami niya ng sinacrifice para doon sa girl. So parang sa mga nakakapanood or nakakita ng news na yan about dyan, makikita nyo naman na maganda talaga si girl, no? Pero, parang, yung hinanakit talaga ng lalaki ang nagtulak sa kanya para gawin yun. Kasi makikita mo sa, nung in-interview na siya, na sobrang, yung sama ng loob niya, nag-ipon-ipon na, parang nitatapakan na yung pagkatao niya, yung ganon. Kasi, alam mo yung, habang sila daw, sabi niya, habang sila daw, nagbo-boyfriend ng iba, itong si babae, tapos pinalaglag pa daw yung pinagbubuntis nito. So parang yung sasakyan pa ng tatay niya, binenta niya, binigay yung pera dun sa babae, sasakyan niya, tapos umalis pa siya sa pagiging Navy, nag-awol ata siya kasi nga sabi ng babae na doon na lang daw sila sa Mindoro, pwede daw siya mag-apply sa munisipyo, magtrabaho ng ganito, ganyan. So parang sinusunod niya yung babae kasi mahal na mahal niya. Tapos sa sobrang pagmamahal niya, parang, hello, ito lang mapapala ko. Minahal kita, binigay ko halos sa'yo lahat. Kaya siguro parang, yun, parang sa kakimkim niya na sama ng loob niya, parang sumabog na lang na nagtulak. Which is, hindi naman talaga dapat na gawin yun ng tao, no, na pumatay. Pero, siguro, para maiwasan lang din, huwag masyadong paasa. Kasi, umasa kasi siya eh. Parang, at saka, ang daming nagbabash na patayin na siya, ipapatay, ipabitay. Pero para sa akin, yung mga dapat ipabitay, yung mga nangre-rape ng minor de edad. Yung mga nire-rape yung mga bata, tapos pinapatay, tirapon, yung mga ganon. Pero yung case niya, kumbaga, parang nangyayari naman kasi yung mga ganong case sa mag-asawa. O umali yung patayin yung asawa mo pag nangaliwa. Or ano. Pero yung mga ano kasi na kaso din na alam mo yung pag nahuli sa akto is okay lang. Okay lang pumatay pag nahuli mo sa akto. Pero yung hindi nahuli sa akto na kimkim mo lang yung sama ng loob tapos pumatay ka, parang oo, which is pwede naman siya makulong talaga dun habang buhay kasi bukod sa pagpatay ng tatlo,
eh, nagkasala naman siya ng pangangarnap din. Marami na siyang kasalanan patong-patong na. So, parang pariwala na yung buhay niya, no? Wala nang patutunguhan. So, yun. Nakakalungkot lang na umantong sa ganun. Yung dating nagmamahalan, umaabot sa ganun. Hindi lang naman sa kanila nangyari yung ganun. So, yun. Both side. Nasaktan yung lalaki. Nasaktan yung side ng babae, yung pamilya. Kasi dahil sa nangyari, parang, alam mo yung mahirap magpatawad pag ganun yung nangyari, no? Pag ganung sitwasyon, mahirap ma... Alam mo yung ang hirap mag-comment about sa kanila. So, yun, parang nakakaano lang kasi nga, parang walang lumalabas sa utak ko. Parang nablangko ako dun sa mga napapanood kong ganyan. Kasi, hindi talaga maganda yung mga nangyayari ngayon. Lalo na sa, alam mo yung puro kaso na lang, puro murder na lang, puro pangihidnap na lang yung napapanood mo. Parang, hello, ano nangyayari sa Pilipinas? Wala bang solusyon yung mga pandudukot ng mga bata, pandudukot ng mga babae, pandudukot, kung ano-ano na lang, kung ano-ano na lang dinudukot. So, sana masolusyon na, ano, kumunti naman sana yung mga krimen na nangyari na, Diyos ko, ganun pala siguro talaga pag sobrang mahal mo isang tao, kaya mo talagang pumatay. O pag sobrang galit mo na talaga, hindi mo ka na talaga makapag-isip ng tama. Kaya yun, nagagawa ng mga tao yung ganun. Pero, iba-iba kasi ang kaso. So, sila lang talaga mismo ang nakakaalam, no? Which is, hindi naman na makapagsalita yung side ng babae. Kasi, syempre, wala na nga siya. So, yun. Napaka-hirap lang din talaga ng pinagdaanan ng lalaki. Kaya niya ginawa yun. Ang maling-mali talaga na ginawa niya talaga is yung dinamay niya pa yung dalawang kasama. Na kung tutuusin, wala naman silang kinalaman kung ano talagang problema nila. Diba? Tapos kawawa din tong mga anak ng babae kasi medyo marami-rami natin ang anak ng babae. Mga 5 ata yung anak nun. Kung kagaya na sabi ko, correct me if I'm wrong. Kasi yun yung mga nababasa ko, no? So, paano na ang 5 bata kung wala na nga yung tatay, wala pa yung nanay, diba? So, kasi yung babae, nagtatrabaho yun, OFW siya sa Japan. So, sino na magpapatuloy sa pag-aalaga or pag-susustento ng mga bata? Yun, kawawa yung mga bata sa nangyari. So, yun, para sa lahat, mag-ingat po tayo palagi. Sana lagi magdasal. Para lagi tayong gabayan, ganun. Tapos, yun, ang mga problema, lagi talaga yung dumadaan. Pero sana, huwag humantong sa ganun sitwasyon ang lahat. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli nating pagkikita.